Guys, January 11, 2022. Update natin sa ating talong na pinatayo natin after ni Odit. Medyo gray na. So dito na area, ito yung kasi doon nakahiga yan lahat. Pati dito nakahiga rin. So ito yung unang pinatayo namin kasi nag-adjust tayo kasi nagplasta tayo ng bagong ampalayan sa taas, no? So tapos ito pinatayo natin ng una. So medyo green-green na. Ngayon namumulaklak na. Then doon sa kabilang area, ano pa? Hindi pa 'yon na isprehan. Di pa nakakain. So ito dito, itong konti lang, ito yung napakain at saka naisprehan, no? So medyo green na. Tingnan, may mga maliliit na toy-toy, pero ng mga ganito minsan may mga bulaklak, may mga toy-toy, no? So ano tayo ngayon? January 11 after nung audit, that was December 16, nakahiga to lahat. So, tingnan nyo yung puno, guys. So, tingnan nyo yung mga ugat. Putol-putol talaga. Then, butas-butas yung mga puno. Ayan. Kasi gumaganon-ganon sila. Actually, lahat to nakahiga. Flat talaga. So yung mga, tingnan nyo yung poste ko, ando na. Supposedly dito yan. So para makatayo, so in-adjust namin, hinila namin, basta lang makatayo yung mga talong, no? So yung mga poste, di na to yung ano, yung plastar nila, no? So after nung audit, wala talaga, nakahiga, no? So ginawa ko, since nakita ko buhay pa yung puno mismo, no, maliban doon sa iba na white squash natin, wala na, guys. Patay. No, so maliban doon sa ibang area, no, lahat ng puno talaga. Tingnan nyo yung mga ugat, oh, nakalabas yung mga ugat. Kasi grabe, nakahiga lahat. Aside from nakahiga, ginaganon-ganon. No, so makikita nyo yung mga puno, nakabutas-butas. No? No, tingnan nyo, malalaking butas kasi sa hangin yan, no? Mga ganyan, gumaganon-ganon sila, no? Tingnan nyo yung mga puno, no? Yung iba hindi pa nagdahon, dito may namatay kasi grabe, sobra talaga, no? Tingnan nyo yung mga coconut niyog, tumba-tumba at saka patay na yung iba. No, so dito may mga namatay. Yan ginawa namin kasi walang tubig. Naghukay kami. Para lang makasurvive kasi doon sa Ampalaya may bago tayong tanim sa taas. So, nagtanim tayo ano, January 4. 7 days ago. No, so dito may mga namamatay. No, tingnan nyo. Kasi ano, ito lahat, itong mga nylon ko putol-putol, no? So tapos may mga bahay na timbang roof ng bahay at tip ng bahay na bumagsak dito galing doon sa taas tsaka galing doon sa kabilang area, no? So thanks God, so far meron na tayong mga ganito after ni Odit. May mga bunga na ulit konti, no? May mga bulaklak. Sana magtuloy-tuloy. Ano na naman ngayon? Walang ulan. Sana may ulan. No? So dito, ginascatter ko na. Tapos ang isyo, daming snails dito. So naglagay ako ng bayonet dan sa ilalim every puno. Ditong area lang, nakaubos ako ng mga 2 kilos plus. No?
So ito yung area na manage natin after ni audit. So ito dito ngayon, tinali namin ulit, ilagay ulit ng mga nylon, no, para makatayo. Yan, daming damo. Pero okay na yan, i-grass cutter ko yan. No, may mga nylon na putol doon sa unahan. Wala talaga. No, so nung una, grabe. No, but since nakita ko guys, buhay pa yung puno. Sayang. Kasi pag magtanim tayo, ano pa, mag-seedlings ka pa ng 1 month. Tapos magtanim ka 2 months after. So maghintay pa tayo ng 3 months bago tayo maka-harvest. No, whereas nito, ano pa tayo ngayon? Wala pang isang buwan, no, na pag-manage natin after ni audit. Oh, may mga minsan na tayong makikitang bunga. May mga maliliit, may mga bulaklak. No, so in less than a month, meron na talaga tayong makikitang progress, no? So yan ang resulta, guys. Lahat nakahiga dito. Higa talaga. Pinahiga nga yung niyog, yung talong panga natin. No? No, so again, pizza natin ngayon. Date natin, ano? Oh, yung mga ano sa bahay. Pumunta dito, bumagsak. January 11, 2022. Ilang days? 15, 26 days. After ni audit, yung talong natin, kasi ito na lang yung natira, no? Lahat ng tanim natin wala na. So since nakita ko na buhay pa sila, so ginawa ko para makasurvive, no? At least di tayo makahintay ng tagal ka ng 3 months bago pa tayo makaharvest, no? So instead na magtanim ako, ginawa ko, manage ko lang. Ano na to, guys? Ilang buwan na ba tong talong natin? Tinanim natin to noong April, May, June, July, August, September, October, November, December, January. So, pata pa, 9 months pa. No? Iwan ko kung magkano ng presyuhan dun sa market. No, basta sa akin ngayon, so far, at least may makikita na tayong mga toy-toy, mga maliliit na bunga, may mga bulaklak, no? Tingnan nyo yung ano, guys, nakahiga na yan. Oh, yung poste doon na sa baba kasi pinatayo lang namin, basta lang makatayo yung talong. Oh, yan, nakahiga. Iba na yung plastar, no? Kasi yung mga poste binuhat namin dito kasi doon supposedly yan sa gitna ng row. Kasi yun nga nakahiga, so pinapatayo lang natin. No, so again, talong natin, ano na, 9 months. Kailangan natin makasurvive at makabangon. Hirap. Hirap nga. Pero, no choice. No, so, yun lang, update natin sa ating talong after ni audit. 26 days after. Pizza natin ngayon is January 11, 2022. Nag-strike yung audit December 16 ng gabi. Kinabukasan, lahat ng tanim natin nakahiga na. Palaya, white squash dito. No? Hirap. Hirap, guys. Kasi issue dito, tubig. Paano makasurvive yung tanim kung walang tubig? No? So wala, wala talaga. No, so ilang kaya lang, no? Pray lang tayo na makasurvive tayo. Yun yung ano natin. Yun talaga. No, so yun lang. Ito pa rin si Jupil na farmer. Anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, ugmay, kahibalo. Apan, ay saba, kay manoon pa ko. Nagang salamat and bless.